Magandang araw mga kaibon. Yun, marami tayong nakapending na question ngayon, no? Kaya ano, sagutin natin yung ilan sa mga katanungan ng mga subscriber natin na newbie sa pag-iibon, no? Kaya yun, for today's video, yun, sasagutin natin yung mga ilan kasi yung iba, sasusunod na lang kasi ano, magiging masyadong mahaba yung ano natin, video natin, no? Pag sinagot natin lahat. So, yung iilan muna, no? Eto, kaya ano, umpisa natin kay Ma'am, ano, kay Ma'am Myra Ranada, yun. Nag-comment siya sa YouTube channel natin, no? Ang tanong niya, idol, tanong lang, may paresan akong nabili. Hindi sila sanay sa gulay. Ang tanong ko, idol, okay lang kahit seeds na lang pakain, papakain ko kasi hindi sila sanay sa gulay. May vitamins naman sila. Sana masagot newbie po. So, yun, kay Ma'am Myra, no? Ang suggestion ko po sa inyo, ano, kahit di po sila sanay sa gulay, bigyan nyo pa rin sila ng gulay kahit malunggay lang po. Or yung mga pagkatapos nyong lutuin sa bahay, mga pechay, ganyan. Yung mga pwede sa mga alaga nating African lovebirds. Kasi masasanay din po sila, no, sa gulay. Kakainin din po nila yan, no. Tapos yung malunggay naman po, yung sanga nun, ginagawa po nilang nesting material yun. Yun, mas maganda po kasi na binibigyan natin sila ng gulay kahit 3 times a week lang, ganyan. Mas maganda po kasi yung vitamins na nakukuha nila sa gulay, eh. Yun, kahit binabitamins na po natin sila, mas maganda pa rin po talaga na may gulay. Huwag po kayong mag-alala dahil masasanay at masasanay din po yan, no. Kakainin din po nila yung gulay. Yun. Mas maganda kung ibibigay nyo sa, ano, sa umaga, ganyan po. Bago nyo sila pakainin para yung gulay, kainin nila. Yun. Yun ang suggestion natin kay Ma'am, ano, kay Ma'am Myra Ranada. Yun. Tapos, kay Sir, ano naman? Kay Sir Earl Jan de Guzman, yun. Idol, ano kaya pwedeng maging kulay ng magiging anak ng albino albs 1 at albino albs 2? So, yun, no? Ang advice ko kay Sir, huwag mo nang ituloy yung, ano, yung paresan na ganyan dahil mali pong paresan yan. Mas maganda, hanapan mo sila ng mas mag, ano, bagay na kapares sa, para sa kanila, no? Albs 1 para sa Albs 1, Albs 2 para sa Albs 2. Hindi po pwedeng pagparisan ng Albs 1 at Albs 2 kasi ang kalalabasan po nun ay buknoy po, no? Yung tinatawag na buknoy. Yung mga buknoy po, wala na po silang kakayang mag-breed. Ibig sabihin, ano sila, lahat na magiging itlog nila, infertile na. Kumbaga, baog sila, ganyan. Pangit po yun, no? Hindi po sila, ano, hindi po bagay yung Albs 1 at Albs 2. Mas maganda, Albs 1 sa Albs 1 po. Albs 2 sa Albs 2. Tapos yung mga commutation na rin nila para mas maganda. Kung may mahat kayong commutation nila na albino. No? Albino or lutino. Para maglabas sila ng mga red eyes din. Yun. Or kahit split lang sa ino, ganyan. Tapos kung mas maganda, kung opa lain na rin, ganyan. Para makapagpalabas sila ng opa. Yun. Ay Sir Earl Jan de Guzman, yun yung ano natin, advice natin sa kanya, no? Huwag mo nang ituloy yun, sir. Hanapan mo na lang sila ng bagay na kapares para sa mga ibon na ano, ganong ibon. So next naman tayo kay Sir ano to, kay Sir Jan Kimber Pring. Mahaba-haba yung question ni Sir Jan Kimber Pring. Yun. Sir, may tanong din po ako. Meron po akong nabili. Sabi sa akin, proven ka. Pinarisan ko siya ng sure hen. Matagal ko na sila nilagay sa pairing cage. Nung pinagsama ko sila, pinatay niya yung hen. Pinalitan ko ulit ng sure hen. 2 months na sila, di rin sila nagpapares. Pinalitan ko ulit, 4 months na hindi pa rin nagpapares. Lagi din nag-aaway. Napansin ko din behavior niya. Masipag siya mag-nesting. Nakakapagbalat siya ng malalambot na sanga ng malunggay, yung kulay green. Kaya lang pag matigas na sanga, hanggang kalahati na lang nababalatan niya. Nalilito tuloy ako, baka kakakuhin pala siya, kaya walang pinaparisa na hen. Saka pa naman sa pelvic, masigip naman. Ano kaya sa tingin mo, sir?
Sa tingin mo, boss, yun, possible ba na hin siya? So yun, ang tanong ni, Sir John Kimberpring, no? Yun, tiyatanong niya yung agenda ng ano niya, ibon niya. So ang advice ko sa'yo, sir, sa tingin ko, no? Sa tingin ko, hin yung ano mo, yung nabili mo. Hindi kasi nababase sa pelvic bone yung ano eh, yung gender ng mga alaga natin, African lovebirds. Marami na akong naging African lovebirds na masikip ang pelvic pero hen pala, no? Tapos ano, yung mga naging African lovebirds na rin ako na maluwang ang pelvic pero kak din, yun, kak pala. Mas maganda talaga tigilan sa behavior yung ano natin, mga alaga natin, African lovebirds. Dahil sa behavior, mas accurate yun eh. So sa tingin ko, hen siya dahil matapang. Pinapatay niyo yung hen, magaling mag-nesting. Yun, sa tingin ko, hen siya, sir, no? Ang gawin mo, kuha ka ng sure cock dyan sa'yo, no? Yung proven cock mo. Pagparisin mo, tignan mo kung magpapara sila. Pag nagpara sila, yun. Hen na nga yung ano mo, alaga mong African lovebirds. Yun. Sigurado na yun na hen siya, no? Dahil pumara siya sa cock. Yun. Ang advice ko sa'yo, sir, yun, kuha ka ng ano, sure cock, yung proven cock na para ano, masigurado mo yung ano, no, yung gender ng alaga mo, African lovebirds. Yun, yun, advice natin kay Sir John Kimberpring. Next naman tayo, nahiya lang nahanap natin, medyo marami namin kasi din. Eto kay Sir Aldwin Og. Sir, good day. Sir, need your advice. Yung basal pair ko, nag-itlog sila ng 5 pero lahat infertile. Inilis ko na po sa nest box. Kasi 30 days na po yung itlog. Dapat po bang ipahinga muna sila or hayaan lang mag-try ulit sila? Sana mapansin po. Thank you. So, Sir Aldwin Og. Natural lang po sa basal pair yun, yung nag-i-infertile lahat ng itlog nila, no? So, itry nyo pa ng hanggang 3 clutch. Kapag sa 3 clutch, hindi pa rin kapag infertile pa rin lahat ng mga itlog nila, pagpahingin nyo muna. Tapos, kung maaari, kung mas maganda, palitan mo ng pares, no? Ako kasi ganun yung ginagawa ko. Kapag hindi nag-fertile, pinapalitan ko ng kapares. After 3 clutch, no? 3rd clutch. Pero natural lang po sa ano yun, sa basal pair yun, yung nag-i-infertile sa una, no? Tignan nyo muna. Tapos advice ko naman sa iyo, sir, bigyan mo sila ng ano, ng pang-fertile na mga pagkain, no? Sa vitamins, yung egg 1000 na vitamins, tapos yung successor pellets, no? Bigyan nyo po sila ng ganun para mag-fertile yung mga itlog nila. Yun yung advice ko kay Sir Aldwin Og. So yun, sir, tignan mo muna, no, hanggang pangatlong clutch. Kadalasan kasi sa unang clutch kasi talaga infertile talaga lahat yan. Tapos advice ko rin sa iyo, sir, na kapag nag-infertile sa 15 days, infertile pa lahat, tanggalin mo na. Pwede na tanggalin doon sa 15 days, no, para mag-egg na sila agad. Hindi ka na magsasayang ng panahon. Kasi 30 days, napakatagal na nun kasi infertile naman eh. Di ba, sana kung may fertile tapos di pa napipisa, 30 days, pwede mo, sa hanggang 30 days, pwede mo, ano, i-stay yung itlog. Pero kung infertile, sa 15 days, tanggalin mo na, sir, yon. Maraming salamat kay Sir Aldwin Og, no, siya sa mga nagtatanong natin na mga, ano, mga subscriber natin. So, yun, hanggang dun lang muna yung ano natin ngayon, no, yung vlog natin parang ngayong araw na to, yung mga nagtanong na yun. Marami pong salamat sa inyo, no? Kay Sir Aldwin Og, kay Sir John Kimberpring, kay Sir... Wait lang. Kay Sir, ano? Earl John D. Guzman, tsaka kay Ma'am Myra Ranada. Yun, marami pong salamat sa inyo. So yung mga ibang tanong ng mga ano natin, ng mga kaibon natin, no, ng mga newbie,
Pasensya na po kayo, next time na po natin sasagutin yung mga question nyo, no? So yun, sana may na advice akong maganda sa mga ano natin, kaibo natin na newbie, no? So yung mga next, ano po, bukas na siguro yung iba, yung mga nagtatanong sa atin, yun. Marami pong salamat sa inyo, mga kaibon, no? Tapos, ano, may nagpapa-shoutout pala. Shoutout kay Sir... Wait lang, tignan natin. Shoutout kay Sir, ano? Sir... Nawala. Wait lang, ah. Eto, shout out kay Sir Jerwin Dior 8199. Yun ang username niya sa YouTube chat, sa YouTube, no. Yun, shout out naman next video mo, sabi niya. Yun, maraming salamat sa suporta, Sir Jerwin Dior, no. Tsaka sa lahat po ng mga sumusuporta, marami pong salamat sa inyo. So yun, yung ibang katanungan ng mga kaibon natin, next time naman natin sasagutin. Yun, maraming salamat po mga kaibon. Mga kalapatids, yon, ingat po and God bless po sa inyong lahat.